So nakita po natin na kung paano si Louis. Si Louis po, malamang ang unang naligtas. The first missionary journey ng apostle, malamang po ang unang naabot niya sa Panginoon ay si Louis. At pagkatapos si Louis po ay inabot naman ng kanyang anak na si si Eunice. And then pagkatapos ay, ang sabi po sa atin si Apostle Paul, ay naabot niya rin si Timothy. At sabi sa atin, yun yung first missionary journey ng Apostle. And then second journey po ng Apostle ay isinama na niya si Timothy. Okay? So pag-uusapan po natin ay tungkol sa pananampalataya ni Louis at ni Eunice at ni Timothy. Kaya, hindi po walang halaga ang mga senior citizen. Lalo na kung naintindihan natin na yung ating palang kaya sinabi natin kanina, di ba? Yung kaligtasan po, instantaneous yon. Di ba? Yung pag tinanggap po si Kristo, tunay na tinanggap mo, naligtas ka. Pero yung Christian life, anong sabi natin kanina? Yan po ay lifetime. Okay? Kaya nga si Louis, ay ano kung ilang taon siya. Matanda na siguro siya na nakakilala sa Panginoon. Eh, ang sabi po sa atin dito, ginamit si Louis para yung kanyang anak. Kaya nga yun yung tama, okay? Na hindi natatapos sa matanda. Diba, marami sa atin, hindi pa nga matanda, nanay at tatay pa lang, hindi na maisalin sa anak yung pananampalataya. Which is, ang sabi ng Biblia sa atin, supposedly, dapat nagsisimula yan dito sa matanda, isasalin sa bata, and then isasalin sa bata. Para yung cycle, hindi maputol. Kaya nga yung pananampalataya natin ay nakaabot sa atin dahil merong mga tao na even though matanda na sila or bata sila, tulad ni Timothy, siya po ay bata pa nung makakilala sa Panginoon. Pero I believe na siya po ay hanggang sa kanyang kamatayan ay nabuhay siya bilang isang Kristiyano. So yun po yung makikita natin dito na ang sabi po sa atin dito ay meron pong pinagmulan yung pananampalataya na nakuha ni Timothy. At yun po ay nangyari doon sa kanyang lola. Okay? Kaya, yan. Isa sa sineselebrate natin at naniniwala tayo na kung merong mga lola at lolo at senior citizen na nananampalataya kay Kristo, eh, naniniwala tayo maraming lalabas na Timothy dito. Okay? Alam niyo si Timothy, ang sabi ng 2 Thessalonians 3:5 ba? Or first? Second? Hindi, Timothy. 2 Timothy 3:5. 3:15 pala. Hindi, 3:15. Ayan. Ito po ang sinasabi si Timothy. Ang sabi doon, and that from a child, that was known the Holy Scripture. Ang sabi dyan, bata ka pa, alam mo na yung banal na kasulatan. Anong lang? Sinong nagturo sa kanya? Hindi kaya si Louis? Hindi kaya si Eunice? Ang sabi sa atin dito, which are able, okay? Which are able to make me wise unto salvation. Saan nagsimula? Yung ang sabi ay gumawa sa iyo para ikaw ay maging matalino sa kaligtasan, sa unggitan kay Kristo. Yung pong lola niya, alam niya yung mga lola, di ba yan, si Sister Bell. Yan. Di ba yung kita, kasi sa totoo lang, minsan daw mas mahal ng yung apo kaysa anak. Which is minsan totoo lang, kaya ako nagsiselosin. Oo, oh, mas mahal pa yung ako sa anak eh. Oo, oh, naibibili yung ako. Tumantay lang ako sa mga pili. Pero yung ako, di ba?
Pero anong sabi? Ang sabi po doon ay from a child. Alam nyo, eh, sabi ko nga, si Gwen, wala siyang alam kung bakit siya dinadala sa church ng kanyang lola. Sa napaka-liit na o napaka-batang edad. Eh sa totoo lang, wala namang gagawin yung mga bata dito. Akala na, ayan si Gwen, oh. Ayan na si Gwen. Oh. Ah, hindi ni Gwen eh. Oo nga, kapatid ni Gwen eh. Hindi. Kaya nga sabi dito, and not from a child, sa kabataan, ang sabi dito, alam mo na yung banal na salita ng Diyos. Kaya nga ang bata, alam niyo ba na hindi sayang yung ating mga extension teachers, yung mga nagtsatsaga sa mga bata. Sabi mo nga ako, sa totoo lang, hindi ko kayang magtsaga ng maliliit na bata. Kasi alam ko yung aking ano, baka makurot ko lang. Pero ang sabi doon, hindi po pala nawawala ng kabuluhan yun. Kasi ang sabi dito, nung ikaw bata pa, minsan kasi ang tingin natin, pagka yung mga bata, wala namang natututunan yan. Parang walang naintindihan niya. Laro lang ng laro. Pero magtataka kayo, pag uwi ng bahay niyan, itanong niyo doon sa bata kung anong tinuro sa kanya, natatandaan niya. So, ang sabi sa atin, si Timothy po pinagtsagaan ng lola niya. Di ba ang bata, ulit, pag tinanong ka, bakit ganito? Sasagutin mo. Tatanong ulit yan. Bakit ganito? Tama na! Puro ka tanong eh. Kaya alam niyo ba na, ganun talaga ang bata, makulit talaga eh. Pero si Timothy pinagtsagaan ng lola. Kaya sabi dito, ay kaya si Timothy, bata pa siya, meron na siyang tanim ng salita ng Diyos. At kalimitan yung bata, linggo-linggo. Di ba tayo, meron tayong linggo-linggo. Sino ang tatanggap kay Kristo? Linggo-linggo yan natanggap. Sana ba yun? Hindi po. Hindi po sana yun. Kasi pag dumating yung tamang panahon sa kaligtasan niya, kaya sabi dito, which are able to make thee wise unto salvation. Nagbigay ng katalinuhan sa iyo para ikaw ay maligtas. Saan nakuha yun? Yung kaligtasan na natutunan niya, yung salita ng Panginoon. Sa lola niyang nagtsaga. Sa totoo lang, ang pinakamahirap dalhin sa church, bata, ay maliit. Kasi, unang-una, hindi sa sanay na matagal na uupo. Di ba yung bata, ayan, yung anak ko. Kaya lumaki po niya eh. Oo, kasi si Ma'am Leon, eh, pagka kumilos ang bata, diba, parang ang lakas na kapagun niya. 40 kilos ng bata. Kaya ayaw, wala akong ginagawa niya, kundi puro tinampot niya. Umiiyak talaga siya. Kaya lumakipot niya ang ako eh. Napansin niyo, laki ng buhay. Oo. Pero ang sabi po sa akin dito, hindi po nasayang, kaya nga gusto kong linawin din, na bagaman ganun kakulit ang bata, okay? Lagi na ang question, bakit sa school tahimik siya? Pero pagka sa church, hindi. May problema tayo kasi hindi natin itinuturo sa bata na kung mahalaga ang pag-aaral sa school, dapat ituro natin sa mga bata na mas mahalaga ang salita ng Diyos. Dahil yung inyong mga anak, pwede na ito sa school, nakatapos ng college. Pero kung hindi yan ligtas, saan pupunta yan? Sa impyerno yan. Samantalang kung pagtsagaan natin yan, nadadalhin sa, ayan, natutuwa ako, si Habasa. Ano ba? Ah, si Habasa. Ano ba talaga? Ang pangit naman ang pangalan ng kanilin. Ano naman, Habasa? Ano pang ano, yun madali? Ano ang madali yung pangalan ng bata ngayon? Pakalilat na matasa. Bakit minsan tinatawag mo kung ano? Hindi, may tawag ka eh. Hadhat. Sama ito, hadhat. Ang nakakandaw, ang palayaw ng bata ngayon, hadhat. Alam niyo ba yung hadhat? Yung kate
Yung tatay niya ng Afrikano. Ang ganda pa ba yung bata? Bakit tatawagin mong hadhat? Bakit? Ayan, si Jonah, di ba nung first nasa po ay mga nakang first week ba? Dinala na dito yung bata. Kung tutuusin mo, hindi pa lang kailangan dalhin yung bata dahil hindi naman nakakaintindihin eh. Pero alam niyo po ang point? Alam niyo ang point? Ang point doon ay ano kung nararamdaman ng bata kung nasaan siya? Kasi bata pa nga, di ba? Pero ako naniniwala na hindi sayang yung pinagtyagaan mo na yung bata dalhin sa iglesia na kahit pa hindi niya naintindihan yung kanyang ginagawa. Dahil isang araw, okay? Isang araw yan, gagamitin ng Panginoon, ha, ako'y tinadala ng lola ko din eh. Nung ko'y bata pa, sa Sunday school kami, minsan di ko naintindihan yung turo ng teacher eh. Sa totoo lang, lahat pa lang itinuturo niya sa mga bata, naintindihan niya? Eh, matatanda naman eh. Matatanda na yan, ha? Hindi ko naintindihan, what's more yung bata? Pero the point is, nasa sayang ba? Hindi ko eh. The only, ang sabi ng Biblia, ang langit at ang lupa ay lilipas pero hindi ang kanyang salita. Kaya ang bata, simulan mo. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, turuan mo ang bata sa dapat niyang nakaraan para sa kanyang paglaki. Hindi niya iiwanan. Okay? So, yun po yung sinasabi na si Timothy po ay umabot doon sa kalalagayan na ganito kasi meron siyang lola. Minsan na nalulungkot ako dahil hindi nabanggit yung lolo. Hindi nabanggit ang tatay. Oo, basahin niyo, di ba? Lolo, lola at nanay. Walang lolo, walang tatay. Minsan na nakakalungkot dahil nasaan ang lolo? Nasaan ang tatay? Okay. So, ang sabi po sa atin dito, nakakatuwa dahil si Louie po, simula nang siya malita, si Lola Louie, ako naniniwala na ano siya, regular attendee siya. Kasi yung matatanda, alam niyo kung meron daw mahirap turuan, matanda yun. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung matanda, ang dami na niyang natutunan eh. At least kung bata siya, nakakilala kay Kristo, okay sana. Kaso si Louie po, matanda na siya nakakilala kay Kristo. Anong ginagawa sa isang matanda pag nakakilala kay Kristo? Una muna, bubunutin yung mga natutunan mali. Kaya po mas madaling turuan ng bata kasi wala pang nakatanggap dyan. Oh, kaya ang mga bata, kung ano yung turo mo, papaniwala, kaya ang bata dapat, bata pala turuan na ng salita ng Panginoon. Kasi pag natutunan niya ang mali, ang hirap ng baguhin. Oo, totoo yan. Napakahirap ng baguhin niya. Lalo pa kung matanda. Kasi nangangatwir, ang bata ko, hindi nangangatwiran yan eh. Kung ano lang ang ibigay mo, tatanggapin niya yan. Kung anong subo mo, kakainin niya. Pero si Louie po, matanda na siyang nakakilala kay Kristo. Pero salamat sa Panginoon, willing siya na bunutin yung mga maling na paniniwala niya na hindi ayon sa salita ng Panginoon, alang-alang. Tayong mga may edad po, dapat po, kung tayo nakakilala kay Kristo at gusto natin mabuhay sa Kristiyanong pamumuhay, dapat willing tayong paturo. Alam niyo, Judge, meron pong disadvantage yung ang pastor ay mas bata sa inyo. Kasi minsan, ang katwiran nyo, ako'y pabalik na, papunta ka pa lang. Nakapunta ka na pala eh. Hindi mo mas dapat ano kayo dahil unang-una, alam mo kung bakit tinatawag sa church ang pastor ay elder din? Alam niyo kung bakit? Ang ibig kong sabihin mo kasi, yung elder, marami ng pinagdaanan. Okay? Kaya nga, lagi sinasabi ng matanda. Yun nga, yung sinasabi na, nakapunta na ako doon, ikaw papunta pa lang. Pabalik na nga ako eh. Okay? Ang ibig sabihin niya, marami na akong karanasan. Pero dapat yung
Ang karanasan ko ay dapat subjected to the Word of God. Kapag ka po hindi tama sa salita ng Diyos yung sinasabi niyong karanasan, dapat po isasubject natin yan sa salita ng Diyos. Okay? Ang ibig kong sabihin yan, maaring tumanda ka na sa paniniwala ito, di ba may mga nagsasabi, mamamatay na ka na dito. Pero hindi po tama yung sa salita ng Panginoon. Paano kung nakita mong mali yung tinatandaan mo? Okay? Na sinasabi mo, kami lumaki na rito, tumanda na kami rito, mamamatay na kami rito. Mali po yun kasi pag namatay ka dyan, sa impyerno punta mo. Kaya nga may Biblia. Okay? Mas mataas sa experience or sa kinatandaan natin. Kasi pagka yung tradisyon na intindihan natin ay mas mataas pa doon sa salita ng Panginoon, kakamali tayo. So si Louis po, I believe, tumanda siya, ang nanay niya ay tatay pa niya, tatay ni Eunice ay Diego. Diba? So ang sabi po sa atin dito, si Louis po, matanda na siya nung makakilala sa Panginoon. Pero natutuwa tayo na kahit kasi matanda na, nais niya na isalin. Alam niyo po, ang Kristiyanong pamumuhay, isinasalin po dapat. Kasi kung hindi natin isasalin yan, sino ang susunod po sa atin? Ano pang mangyayari sa iglesyang ito kung puro, alam po ba, sa Amerika, ito ang problema ngayon. Napakalaki ng mga churches sa Amerika, pero ang matay puro senior citizen. Wala nang young people na na-attend sa mga churches dahil boring ang church. Pero ako naniniwala na kaya naging ganun, may mga matanda na nagpakita ng boring ang church. So ang sabi po sa atin dito, si Louis, matanda na siya nakakilala kay Kristo. Pero napapasalamat tayo na kahit sa kanyang matandaan, willing siya na sinasabi ng salita ng Panginoon na kahit matanda, dapat nabubuhay sa Kristiyanong pamumuhay. Dahil kung meron mang magandang ehemplo na makikita sa matanda yon, minsan na, problema natin, kapag ka mga kabataan natin nakakilala kay Kristo, pag-uwi nila, sino ang kanilang mga persecutors? Yung matatandang kasama nila sa bahay. Nasamantalang, kung tutuusin at babasahin natin ang salita ng Panginoon, si Timoteo po ay ginamit ng Panginoon mightily sa gawain ng Panginoon. Okay? Bakit? Kasi meron siyang lola. Meron siyang lola, meron siyang nanay na handa na ipamanak. Ang sabi nga dito, yung heritage. Ano ba yung heritage? Inheritance. Alam niyo ba? Yan, mga nanay, mga lola. Ayan, si nanay, alam ko maraming pa kumana sa anak niya. Sana makalain tayo. Alam mo, hindi masama ba na tayo po ay mag-isip na mayroon yung kumana sa anak natin? Hindi po. Tama lang po yun na iniisip natin ang kapakanan ng ating mga anak sa magitan ng pagwala natin dito. Meron silang kahit pa paano ay pagsisimulan sa buhay. Pero alam niyo ba, na kung meron ng pinakamagandang ipamana sa ating mga anak, yun po yung pananampalataya kay Kristo. Okay? Sana po ganun ang isip natin, mga senior citizen, mga mothers, mga fathers, dahil kung meron ng pinakamagandang pwedeng ibigay sa mga anak yung pananampalataya, ano pa, kung meron din kayo papamana sa anak, may pananampalataya pa, good. Yes. Diba? So, yan po yung sinasabi na meron po ipinamana si Louie kay Yunis. At dahil yung hindi, meron pang sinabi sa Biblia na si Timothy nag-asawa? Wala yata, no? Walang record, no? Hindi rin sinabi ko nag-asawa. Pero ako naniniwala, kung si Timothy ay nag-asawa, at nagkaanak siya, na ipamana rin niya yung pananampalataya at ipinamana sa kanya ng kanyang nanay at ipinamana ng kanyang nanay sa mangita ng kanyang lola.
Kaya sana po maintindihan natin. Di ba sabi ng Bible? What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong halaga na si nanay nag-isip, si tatay nag-isip na para ipamana yung mga kayamanan sa mga batang ito? Na isang araw, mamamatay sila sa impyernong walang hanggan. Sabi nga, kung wala ka man maipamana, sana na ipamana mo yung buhay sa pananampalataya. Yung Christian life, pagkatapos na sila po'y maligtas, eh dahil sila po ay magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. So yun po yung sinasabi sa atin. Alam niyo ba na si Timothy ay inalagaan? Alam niyo po, hindi sapat na inaalagaan lang natin yung ating mga anak. Okay po, given na yun, built in, di ba? Kapag magulang ka, eh given na yun na alagaan mo yung iyong mga anak para maging malusog. Pero kung naniniwala sa isang Kristyanong lola, sa isang Kristyanong nanay, ang unang pinakamahalagang alagaan yung kanyang buhay sa spiritual. Okay? Dahil ang sabi, mas mahalaga yung pong buhay sa spiritual kaysa buhay dito. Okay? Kaya dapat nakikita ng ating mga apo, nakikita ng ating mga anak, alin ang mas mahalaga ayon sa salita ng Panginoon. At sana nga, lagi natin sinasabi, kung kayong magulang, dapat kayo ang unang nagpapakita ng buhay spiritual sa inyong mga anak. Bagaman si Louie ang nauna, and then pagkatapos si Eunice, and then si Timothy. Kaya sana po tulungan tayo ng Diyos. Alam niyo si Timothy nakaranas ng nurture sa pamamagitan ng pananampalatayang Kristiyano. Okay? At siya po ay hindi mahirap nung tawagin siya ng Apostle Paul na sumama sa missionary journey. Bakit po? Kasi nga po, nataniman na siya ng salita ng Diyos. Ayan, sabi ko nga yung mga bata, linggo-linggo yan, tatanggap kay Kristo. So ang ibig sabihin nga, kung linggo-linggo yan, hindi pa talaga ligtas yan. Pero dadating yung panahon, ayan, kahit nga matanda na eh, dadating yung panahon na tunay na kaligtasan ng sabi sa atin, hindi na po mahihirapan. Kasi alam na niya yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Eh, ang kailangan na lang kasi dyan, may salita na lang Diyos eh, yung gawa na lang ng Spirit sa kanya. So yun po yung sinasabi na mahalaga ang pananampalataya ni Lola. Mahalaga ang pananampalataya ni Nanay. Mahalaga ang pananampalataya ni Lolo. Mahalaga ang pananampalataya ni Tatay. Dahil meron pong Timothy na nag-iintay. Kaya, we are giving, anong tawag dito, honor sa ating mga lola, lolo, tatay, nanay, na nananampalataya. Dahil meron kayong pwedeng ipamana sa inyong mga apo, sa inyong mga anak na higit na mahalaga kaysa ipamama ng mga bagay. Okay? Yan po yung pananampalataya. Na una, magliligtas ng kanilang kaluluwa. Pangalawa, maghihiwalay sa kanila sa napakaraming kasalanan na pwede nilang magawa. Alam nyo, yung mga anak natin, mga apo natin, di ba nalulungkot tayo na sila po ay napariwala? Sa totoo lang, ang sakit sa damdamin na yung ating apo na mahal natin, yung ating anak na pariwala dahil walang salita ng Diyos. Alam
nyo, sa totoo lang naman, ang ikasisira ng mga bata, ang ikasisira ng tao, yung kawalan nila ng salita ng Diyos. Kaya si Louie po, simula nang matutunan niya ang salita ng Diyos, she make it a point na yung kanyang anak na si Eunice ay maabot din sa pagitan ng salita ng Diyos na pananampalataya at paligtas. At ganyan din ang isip ni Eunice na yung kanyang anak na si Timothy. Kaya nga bata pa, tinuruan na sa Sunday school. Bata pa siya, dinadala na ng kanyang lola sa church, makapakinig ng salita ng Diyos, kahit pa ang gusto lang biskuit sa church. May makalimitan yung mga bata. Kaya excited. Merong biskuit na ibibigay si Ma'am Mercy. Kahit pagawa sa China. Wala siya pakialam doon. Basta merong merienda. Talagat na way na yung salita na inaitatanim sa kanya na hindi niya naintindihan ngayon, isang araw, ibabalik ng Espiritu sa kanya. Kaya tayo, walang sayang na naipangaral ang salita ng Diyos sa mga bata ito, sa matatandang ito, na wala namang pakialam. Diba may mga taong, pag tinuruan ka, walang pakialam. Diba parang walang effect sa kanya. Pero sino kayo na nag-judge? Talaga bang walang effect sa bata yung tinuro mo? Talaga bang walang effect doon sa matandang tinuruan mong salita ng Diyos? Hindi mo alam yung gawa ng Espiritu sa kanila. Ang tanging mong trabaho, sabihin ang salita ng Diyos sa bata, whether nakikinig o hindi, dahil isang araw yung salita na kanilang napakinggan, will make them wise unto salvation. Matutuwa ka. Minsan may lalapit siya, ayan sinasabi ni Brother Dandy. Minsan may yayapos na lang sa kanya. Kayo po yung nagturo sa amin sa Sunday School nung kami maliit pa. Ako po ngayon ay mananampalataya na, miyembro na po ako ng isang Baptist Church. Kamandala nung tinuturuan mo, ako, huwag nang pasamaan niya. Una ko na ang baho. Dahil may mga bata talaga na kung titignan mo lang, sasabihin mo, huwag na isama yan, ang baho. Di ba yung pag nagsama-sama yung mga bata sa Sunday School, ang baho. Di ba? Hindi mo maalam kung anong amoy eh. Pero kinatsatsagaan natin, bakit? Kasi po yung salita ng Diyos, hindi mawala ng kabuluhan doon. At alam niyo ba na yung reward na ibibigay sa inyo ay isang araw na tanggapin niyo dahil nagtyaga kayo sa mga bata. So ayun po yung sinasabi sa atin. Ang sabi po sa atin dito ay yung Christian life na nagsimula kay Lola, nagsimula kay Lolo, isinalin kay Nanay, isinalin kay Tatay, ngayon, nakitotoy na. Nagsimula kay Louis, and then kay Denise, and then kay Luma. Galing na lang. Baliktad eh lang. Si Eunice pa nagtuturo kay Luma. Oo. So yung sinasabi po sa atin, hindi mahirap intindihin. Kung meron mga matatanda na meron katapatan na mabuhay sa Kristiyanong pamumuhay, meron pong mga bata na susunod sa pananampalataya. Hindi dahil sa inyo, hindi po. Kundi yung gawa ng Espiritu dahil nakita sa inyo. Yeah, kaya mahalaga po yung example sa ating mga anak, sa ating mga apo, tungkol doon sa pananampalataya yung tinanggap natin sa Panginoon sa Kristo. Okay? Kaya ang sabi po sa atin, amen, sa mga grandparents na nananampalataya. Sa mga nanay at tatay na nananampalataya na gusto nilang isalin sa kanilang mga anak ng pananampalataya. Dahil kung meron na pinakamabuting pwedeng ipamana sa ating mga anak, sa ating mga apo, yan po yung pananampalataya. Secondary na lamang po na tayo po yung makapag-iwan ng mga bagay sa kanila na kanilang mapapakinabangay. Pero ang una po, ay merong lola, merong nanay, na naipamana yung pananampalataya sa kanilang mga anak. At yung mga anak, nagiging nanay din yan eh. At yung nanay, nagiging lola din yan. Ang gagawin lang natin ay
we repeat the cycle. Yes. At makikita natin kung paano ang pananampalataya ito na mas mabuti kaysa mga bagay-bagay ay makikita mo sa iyong apo. Makikita mo sa iyong anak. Makikita mo doon sa mga mahal mo sa buhay na tayo naman talagang binigyan ng responsibilidad na abutin sila. Okay? So yan po yung sinasabi ng Biblia. Na ang sabi po sa atin dito ay sa ating binasa, 2 Timothy, balikan natin. Dito tayo magtatapos. Sabi po sa atin dito sa verse number 5, when I call to remembrance the unfeigned faith. Ang ibig pong sabihin ng unfeigned ay hindi peke. Genuine. Okay? Ang sabi po sa atin dito, kapag naalala ko yung tunay na pananampalataya mo, that is in thee which dwelt first. Hindi nagsimula sa iyo yung pananampalataya, kundi una, nasa lola mo. Ang galing yan, oh. Kung tutuusin, parang dahil kay Louie, dahil kay Nis, kaya nagkaroon ng pananampalataya si Timothy. Pero hindi naman talaga ganoon. Kundi ang sabi po sa atin dito, yung salita na meron ang kanyang lola, salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na meron yung kanyang nanay, ipinamuhay ng kanyang lola. Kaya ipinamuhay ng kanyang nanay. At yun ang nakita ni Timothy. Okay? Na yung kanyang lola, yung kanyang nanay, ay nabuhay sa pananampalataya. At yung pananampalataya na ito, na ibinigay sa kanya ng Panginoon, na nakita niya sa kanyang lolo, lola, lola, at nanay, ang sabi, which dwelt first in thy grandmother. Ang galing. Sana kung kayo po'y magkaka-apo, patuloy na yung pananampalataya ay nasa inyo. Okay? Patuloy na nabubuhay tayo sa ating Christian life. And that sabi, first in thy grandmother Louis and thy mother Louise. Ah, Louise. And I'm persuaded that in thee also. Okay? Si Hadaeb at si Esther. Oo, si Esther. Hindi po siya automatic magiging mananampalataya. Hindi po. Magseset ng example yung kanyang nanay, si Jonah, at yung kanyang tatay, si Marley. Na habang bata siya, yan. Wala pa siyang alam sa nangyayari, bakit dinadala siya sa lugar na ito. Pero magsisimula siya na maglalakad, makakaintindi ng salita, and then pagkatapos ay ituturo sa kanya yung salita na aatin sa Sunday School. Makakaintindi ng salita ng Panginoon, maliligtas. And then pagkatapos, tatanda si Marley, tatanda si Jonah, si Esther na ang susunod na uupo sa piano. And then mapapangasawa ng mag-anak ni Paul. Bakit ayaw mo? Oh. And then, tatawagin ng Panginoon sa gawain. Then magkakaanak uli. Sana hindi nakamukha ni Martin. Na ang joke ay corny. Sana pag nagkaanak ito, okay ang joke, nakakatawa. Kasi si Mali pag nag-joke, nakakaiyak. Nakakaiyak, makakatawa ka rin kasi naiyak eh. So ang sabi po sa atin, ganun po ang sistema. Magiging lola, si Jonah, at yung kanyang ako ay nananampalataya kay Kristo. The last time si Juan ay kumanta dito, di ba? Ano yung kanta niya? Jesus loves me, di ba? Jesus loves me, and then... Pag nakikita ko yung bata niya, parang may kahawit ni Juan eh.
siyang kaalam-alam, no? Pero siya po ay atin pong sa kalooban ng Panginoon ay lumaki sa Panginoon, lumaki sa salita ng Panginoon. Alam niyo ba na kung meron mang buhay na worthy, yan po yung buhay na kinubod sa Panginoon. Walang buhay na nasasayang kapag kinubod sa Panginoon. Sana po, tulungan tayo ng Diyos, yan, mga nanay, mga lola, sana po yun ang goal natin. Magkakapo kayo, magkakaanak kayo, sana ang goal natin, sila po ay dumating sa pagkakataon na habang bata, naturuan ang salita ng Panginoon, at matutuwa kayo na paglaki, naligtas, naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi dito si Timothy po, ganun ang nangyari because meron siyang lola, meron siyang nanay, kaya siya po ay ginamit mightily ng Panginoon. Kaya salamat po, mga lolo, mga lola, na nananampalataya kay Kristo. Sana magpagpatuloy tayo na maipamana natin sa ating mga apo, sa ating mga anak, ang pananampalataya higit na mabuti kaysa mga bagay na pwede ibigay sa kanila. Tayo po manalangin, let's pray. Diyos namin, Ama, maraming pong salamat na ngayon linggo ay inaalala po namin yung mga lola, yung mga nanay at tatay, mga senior citizens na sila po ay binigyan mo ng pagkakataon na umabot sa edad na gayon sapagkat marami pong nagnanais na makabot sa kanilang edad pero hindi na nakabot. Pero higit na mabuti pala ang kagaya ng lola ni Timothy na siya po ay sa matandang edad ay nakabot sa pananampalataya at sa pananampalataya ang kanyang tinanggap ay ninais niya na maibigay din yung pananampalataya nito sa kanyang anak at nagbunga naman sa kanyang apo. Si Timothy po ay nakakilala rin sa Panginoon dahil bata siya ay tinuruan na siya ng salita ng Panginoon na ang salitang ito ay gumawa sa kanya upang maging matalino siya na makaalam ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos noon, siya po ay kinawag niyo sa paglilingkod sa inyo. Siya po ay naging manggagawa. Siya po ay naging missionary companion ng aming pong Apostle Paul. Siya po ay naging pastor. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil meron siyang lola. Meron siyang nanay. Naibig na ipamana yung Kristiyanong pamumuhay na ayon sa salita ng Panginoon. We thank God na meron kaming mga lola, may mga lolo kami, may mga nanay kami, may mga tatay kami narito. Nakagaya ni Louie, kagaya ni Eunice, nais nila na mabuhay ayon sa inyong salita upang maipamana sa kanilang mga apo, maipamana sa kanilang mga anak ang dakilang bagay ng pananampalataya. Maraming pong salamat muli. Pagpalain po ang sakitang nahayag sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Ay, pretty much thing that.